ko po yung paglalagay natin ng abang dun sa multi-point water heater natin, mga boss. Panood natin at may idea tayong may ibibigay dito ano, sa pag-aabang. At yung pagkakaiba naman dun sa single point lang na water heater. So makikita natin dito, mga boss. Panoorin natin. Ito po yung pag-i-installa natin ng multi-point na water heater. Bago po natin ilinya, linisan muna natin yung area. Ito yung pintuan ng CR natin. At yung part na yan, yung bintana. Diyan din nakapwesto yung shower area natin. So ito yun. Ilalim ng laboratory, dito tayo magsisitap ng multi-point heater. Ganon din doon. So magagawa tayo ng linya papunta doon. Kaya ginagawa natin, binabakbak muna natin yung paglilinyahan natin. Ano? Ito yung laboratory. Sa ilalim ng laboratory, doon tayo maglalagay. So ito yung mga gagamitin natin. Equality at female elbow with grid, ayan, at equal elbow, at syempre gagamit tayo ng gate valve para doon sa controller, ano, sa overall controller, at fusion machine, gagamit tayo ng fusion machine para sa pag i-splice natin, ano, paglulugtong, at itong PPR cutter, ayan, fusion machine gagamitin natin. Sitap muna natin. Okay. Ayan. Tapos saksak natin para uminit. So hintayin lang natin na iinit siya na isakto, no, bago tayo magdudugtong. So dito gagamit tayo ng 1/2 na PPR pipe. Ito naman ang madalas na ginagamit sa pag alilinya ng mga ganito, ano, sa CR para sa mga water heater natin at dito sa cold water. Ang pag-fuse po natin ng PPR pipe ay kailangan natin kundurlin, mga boss, para hindi magkaroon ng bara yung kanyang dugtong. Pagka na-overcook ito ay pwedeng magkaroon ng bara yung kanyang mga dugtungan. Ginagawa muna natin ay nili-out muna natin yung pinakalabatory. Meron itong counter na 80 at nakapatong yung pinakalabatory natin. Doon tayo babasi pa. Ito naman para doon sa drainage nung ano, no, labatory natin. Nakasindro yan. Mapapansin natin yung pinakaguhit ko. Ayan. 80 yan. At nasa sindro yung pinakalabatory. So nakasindro ito, itong abang natin sa drainage, ano, itong PVC pipe na to. Ginagawa natin, mga boss, ay tiniktikan na natin yung lilinya natin. At mapapansin natin dito sa baba, ito yung pinakaano natin, water supply, ano, magpula dun sa labas. Ito yung magsusupply para dito sa lahat na linya natin dito, toilet bowl at yung sa shower. So ginagawa natin, nakatiktik na siya. Kaya ang gagawin natin, so unahin natin yung malamig, ano. Eh, meron akong ginagawa para diritso lang natin ikakabit. Ayan. Ayan. Ito yung supply na tubig. Ito yung female elbow na to. Dito natin itatap yung water heater, ano, sa kanan na nakapwesto ito. Ito yung water supply. So dadaan yan sa water heater. At ito naman, kasi nga multi-point heater itong gagawin natin, kailangan mayroon ding mainit na tubig doon sa laboratory. So ito yung malamig. Yan, dito yan natin itatap. Kukupling natin dito yan. At kung mapapansin natin, mayroon tayong nilagay na gate valve, ano, para pag inop natin to, uplat yan. Yeah, hanggang doon sa shower, toilet bowl, ano, at ganun din dito sa laboratory natin. So ito yung pinakamin na gate valve natin. So ang susunod natin gawin nito, ilalagay natin to para dyan, ano. Ayan. So ikukunik natin po doon sa may toilet bowl. Ito yung pinaka toilet bowl natin. At meron na rin tayong nili-out doon, ano. Tiniktikan na natin para diridiritso na. Yan. So ikukunik natin yan dito. Kukunik natin dito yan. So kukuha ng malamig na tubig yan. Hindi yung mainit.
So, ikukunik natin dito yan. Pupunta yun dito sa... Toilet bowl. No? Ito yung toilet bowl natin. Ito yung abang niya. 30 cm yung pinaka-gitna nito magmula dun sa pinaka-tiles na. No? So, kailangan lang mag-alawas ng 2 cm doon para sa tiles. Mga 32. Sentro talaga dito sa ano yun. Para sure bull yung pagkakasa natin ng bowl. So, magmula dun sa sentro ng bowl natin, upsi tayo ng 15. Doon naman natin lalagay yung pinaka-supply. Water supply. Ano? Ayan o. No? Yan. So, yun yung water supply dito sa toilet bowl natin. Magkakaroon dito ng tangke, ano, doon sa pinaka-tangke niya. So, dyan siya kukuha ng pinaka-supply. At dito naman sa shower area, kailangan din natin ng maglagay ng cold water dito, ano. Ayan. So, ayan. Lalagay natin dito to. Ngayon, ang pinaka-height naman dito, pagbula dito sa finish flooring, meron akong guhit dito. Ang mga 60 lang gitna. Ang gitna dyan sa female treat na yan. So, ayan. Meron akong guhit dyan, nakagitna yan. Libilado. Kailangan lang dito mga boss, libilado ito dahil para hindi tayo mahirapan magkasano a shower mixer. Ano. So yun, ito yung malamig na tubig, magbula doon. Ito yung supply dito sa malamig na tubig. Ito sa toilet bowl, shower, at sa lavatory. Yan. Sa lavatory. At ito naman, sa water heater mismo natin, kanan na part, doon natin itatap ito doon. Sa multi-point na water heater natin. So yun, okay na tayo dito sa cold water. Okay na tayo. Yan, itatap lang natin yan. Tatap doon. Yan na yun. Plito na. Kaya doon naman tayo sa supply ng mainit na tubig doon sa shower at yung sa lavatory. Kasi meron na tayong cold water eh. So dalawa yun. Kukuha naman tayo ngayon ng supply para sa mainit na tubig ano, para mag-distribute dito sa lavatory at dun sa shower mixer natin. So ito yon, may ginagawa na automatic. Automatic ito. Ayan o, para mabilis tayo. O ayan. O ayan. Pagbula dun sa heater natin, bubuga ng mainit na tubig yon. So dito ko pinadaan mga boss dahil sa medyo nagkagulo na dito eh. Marami ng linya. So, hinahanap ko na lang ng option, ano, dito ko pinadaan sa may part na taas. Ito naman, hindi naman matatamaan ang ano to eh, barina, ano, pag naglagay tayo dyan ng buhos. Na, dito papasok yung mainit na tubig mula dito sa multi-point heater natin. Kaya, pupunta dito sa, ito naman magsusupply dito sa lavatory natin para mayroong part na mainit yung tubig ng lavatory natin. Pwede sa malamig, pwede sa mainit. O, ayun. Ito naman, itong linya na to, papunta naman dun sa shower. So, dalawa lang naman to, lavatory at yung sa shower. So, lalagay tayo ito. Ayan, automatic. Oh. O, ayan. So, dito natin ikukunik yan. Ayan, automatic, may elbow na yun. Naka-ready na yung elbow. So, lalagyan na lang natin ang connection yan. Ito naman dito sa malamig yan. So, ikukunik lang natin yan dun. Kamukha nito. Ayan, kukunik lang natin yan dun. Papunta naman yan dun sa shower, ano? So, ito yung shower. Mapapansin natin, dalawa. 15 yung pagitan niya, sentro-sentro. So, lalagay lang tayo ito. Matik na, oh. Ayan. O, ayan. So, i-align lang natin na maayos yan para sure bull yung ano natin. Paglagay noong shower mixer, medyo pagka na-disalign ito, medyo mahirap i-align yun eh. Kaya, kailangan libilado yan. Yan, dalawa na yan. Ang pagitan itong dalawa, gitna-gitna, ay 15 lang. 15 lang dapat para doon sa shower mixer yan, nakaabang. So yun, itatap lang natin ito doon. At ito yung cold. Itatap natin yan. Cold. At ito naman yung sa, ayan, di gaano makita. Ayan. Ito naman yung sa heater. Sa water heat, mainit na tubig. Ayan. Dito yung shower sa part ng taas. So dito na magtitimpla yan. Merong malamig, merong mainit. So ganun lang kadali yung paglilinya ng multi-point water heater, no? Ito naman, kahit medyo hindi masyadong align ito, pero mas maganda, align na align, pantay na pantay siya. Pwede rin, okay na itong space na to, 15 din, gawin din natin 15, 15 din dito. Nakaangat lang ng konti yan, bababa pa ng konti ito. Nakaangat lang ng mga 3 cm yan mula dito sa ating, ano, no? Ang pinaka-height na ito, sa 60 mula sa finish flooring. Pinaka-tiles na. So, 60 lang yan, at ito naman, 55. Pwede na rin 60 dito o 55, sintro-sintro. At ito, 60, pwede na to. Hindi na sa gabal yan sa paglalagay natin ng lavatory. Ano? Patong naman yung lavatory sa taas para hindi
masyadong masikip, hindi natin pwede iangat para hindi tayo mahihirapan sa pagtatap dyan para sa laboratory. Ganun din dito, itong part na to kasi mayroon itong aasintada pa dito, ano, maaaring cabinet na to, wala na asintada, kakabinet na lang, o asintada, ikakabinet, pwede yun. Ito lang yung pinaka-space ng laboratory natin. Kaya nilayout natin na maayos para hindi magkasikipan. Ito yung multi-point heater natin, water heater. I-align na lang natin bago simintuin. Perfect na lang yung align. Labas lang ng konti para dun sa, para pag naglagay ng tiles, tamang-tama pantay siya. No? Pwede naman lumabas ng konti-konti lang. Huwag lang lumubog. Medyo hindi natin mapasikip yung itatapa natin dyan. Ano? Mapapansin natin itong pinaka-git bulb na ito. Ito yung nagko-control sa lahat. Ano? Ayan, pag pinatay natin dito sa git bulb na to, mamamatay lahat yon. Kung sakali nagkakaroon ng trouble yung nagkakaroon ng problema doon, pwede natin papatayin dito para hindi natatagas yung tubig. Ano? So, ganun lang. Ayan, magbula doon sa supply, meron tayong git bulb. Ito naman, kaya ako naglagay dito dahil meron pang gripo doon sa labas. Ano? Dito rin nakatap yun. 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 Yan, tatap natin yan dyan. Hilbo natin yan. O kaya coupling na lang pwede na yun. So, hindi siya kasama dun sa pinaka-git bulb. Hindi siya kasama, hindi kasamang ma-oak to. Dahil ito, mayroong sariling git bulb din yan dun sa may pusit dun sa labas. Ano? So, ganun lang. Ganun din naman dito. Pag dito nakapwisto, ang setup natin, ganun din. Magkakaiba nga lang yung linya. Discarte na yun sa actual eh. Basta laging nasa kaliwa yung supply, ano, na mainit na tubig. Laging nasa kaliwa. Yan, kaliwa din, ito yung mainit. At ganun din dito sa shower part, nasa kaliwa yung mainit na tubig. Kung single point naman na water heater, dito madalas nakalagay sa taas, magtiti lang tayo dito papunta doon. At ganun din sa magmula naman doon yung pinaka water heater natin, supply na mainit na tubig, magmula doon sa water heater natin, bababa lang din natin dito. Ganun lang kasimple. Iti lang natin pa ganun papunta doon sa taas. At yung supply naman na mainit na tubig, bababa lang din natin dito. Iga ganun dito. Ganun lang din ang magiging resulta niya pagka gumamit tayo ng shower mixer. Tap na natin lahat. Okay. Okay na, na-tap na natin. Yan, na-tap na natin. Dito. Ito yung sa cooler water. Toilet bowl at shower. So dito, kapansin. Ito naman yung coil. Ito na yung nagiging abang natin. Ayan, nakalabas ng 1 cm yan para dun sa allowance ng tiles natin. No? Pag tinails. So ito yung sa multi-point. Itong abang na to. At yun naman sa laboratory. So dalawa. Ganun din sa shower. Na part, dalawa din, ayan, so dalawa-dalawa yan, laboratory, shower, at itong sa multi-water heater, no? Ito yung pinakamin, ginban, pinatay natin, yun na yun, so naka-boost na rin yung flooring, hindi natin makita yung mga linya natin. Lagyan muna natin ng protection para hindi mabrahan, ayan, tinutunaw na PPR pipe, so yun yung pinaka-protection natin para hindi siya mabrahan. Habang nagta-tiles ano, sa part na ito. Andito na rin yung power supply natin sa water heater. Ayan. Pabuhos na. Ito, shower. Shower itong area na ito. Si shower na part. Kaya nakadrop ng 5 cm. Nakadrop din doon ng 5 cm. Okay. Ito yung floor drain natin. Habang sa toilet bowl, floor drain. Shower. Okay. Nice.